Greetings mga kababayan. Ito po si Mr. James Lofamia Alberto ng GA Tax and Accounting Firm. Ang ating pong pag-uusapan dito ay pawang galing sa aking mga nababasang artikulo or mga libro, at yung iba naman ay napapanood sa iba't ibang mga programa. Higit po sa lahat ay ito ay galing din ho sa experience ng inyong lingkod. Itong ating pag-uusapan dito ay pawang pang-edukasyon lamang. Hindi po ito isang professional na advice. Okay. Sa ating mga viewers at subscribers ay maraming salamat po. At huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking munting vlog. Ang topic ho natin ngayon ay ito ay tungkol sa 10, no? 10-10. 10 tips bago bumili ng foreclosed property. Yan. Mga foreclosed property, mahilig sa foreclosed property. So, bibigyan ko kayo ng kumbaga tips ito. Paano bumili? Okay? Para safe tayo lahat. Yan. So, anong unang-unang gagawin natin? Number one, where to find a good deal? Saan ka makakakita ng magandang mga property na foreclosed or maayos na property? Kumbaga, hindi scam kundi maayos na property. Yan, saan ka makakita? Okay. Maaari kang maghanap. Okay, may website naman ho dyan. Unang-una dyan, yung mga bank websites. Marami yan. Pag-ibig websites. Yan, meron din dyan. Hindi na ho kayo kailangan pumunta ng mismong pag-ibig or sa bangko. Mag-log lang kayo sa website nila. Nandun na ho yung binibenta nilang foreclosed property or yung property or acquired assets or property na for bidding purposes. So, local government, marami din yan. Sa local government, website din ng local government. Or you can call your nearest city kung meron silang scheduled subasta or pagsusubasta or pagbibidding. And etc. So, meron din isa na nakita ko rin sa website ito, foreclosurephilippines.com. So, meron din silang mga list of properties there. So, marami siyang list including banks, pag-ibig, government. So, marami siya. So, just visit the website. Okay? I'm not promoting any website here. Ah. So, okay. If you want or a regular or an asset acquired. So, kung gusto niyo bigyan kayo ng regular na tips or regular na update kung mga bangko, mas interesado kayo sa bangko, anong bangko ito? Interesado kayong bumili ng acquired or foreclosed property sa isang bangko, pwede kayo mag-log at ibigay yung email nyo and sabihin nyo na pwede kayo mag-ano sa kanila na bigyan kayo regularly or email kayo regularly, automatic, kapag merong foreclosure property na kumbaga ibibid. Okay? You can request through website to add if you add in their mailing. So, if you're a real estate broker, mas madali kasi license ka. So, papakita mo lang yung license mo and then you input your license there. Pwede kang bigyan ng banko or SSS or kahit anong government agencies with regards to their list of foreclosed properties regularly. Yan. Okay. Yan. So, pangalawa, dun tayo sa focus. Okay? Focus ka ba? Yan. Naka-lens, kumbaga ang ano mo, naka-laser beam, naka-focus ka. Focus your attention sa area na gusto mong bilhin. Okay? Marami kasi all over the Philippines na foreclosed property. Instead, mag-focus ka lang kung saan mo gusto. Okay? Kung saan ka much familiar. Yan, the word familiar ha. For example, Pampanga. Malaki ang Pampanga ho. Saan sa Pampanga? Yan, doon ka. For example, San Fernando, Pampanga. Malaki rin ho ang San Fernando, Pampanga. Saan subdivision ang gusto mo? Or barangay ka naghahanap? Yan. Specific, doon ka mismo. Advice ko lang, if bibili ka ng foreclosed property, maganda yung malapit sa inyo para kabisado nyo yung area at madali mo siyang puntahan. Okay? So, focus, number two. Then, number three, ito. Hindi porke foreclosed property ay mura. Yan. Hindi porke foreclosed property ay mura. Before bumili ng foreclosed property or acquired assets, ay alamin muna
if ang kanyang katabi ay may or kung mayroon kang kahalin tulad na katabi. Halimbawa, may nakita ka ng foreclosed property sa isang subdivision, malapit lang sa inyo or katabi mo. Alamin niyo muna yung ganung klaseng property, halimbawa, townhouse, isang townhouse, ilang rooms. Halimbawa, 2 bedrooms townhouse, up and down. So instead na ang gawin mo, foreclosed property yung townhouse A, tumingin ka ng malapit na townhouse B doon na 2 bedrooms din. Compare mo yung price for sale na yon. Yan, maku-compare mo siya. Kasi hindi ho lahat ng foreclosed property ay mura. Yan, maganda ho i-compare natin, ano? Or pwede kayong magtanong sa isang broker. Yan. Broker, real, hindi broker na ano ha, kundi real estate broker license ng PRC. Or agent, para sigurado kayo, para sigurado din ho kayo, doon kayo magtanong din sa licensed real estate appraiser. Ibig sabihin, you need to compare the property to another similar property, yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, sa foreclosed property, ha? Hindi porket foreclosed property ay mura, ha? So, ganun yan. Paano ang gagawin namin, sir? Dalawa lang gagawin nyo dyan. Pwede kayong mag-hire ng private appraiser kung di nyo ganun kakabisado yung property yun, just to compare the price. Kung mura, nakamura na ba ko dito o hindi. Usually, pag private appraiser is, ang payment dyan is 5,000 to 10,000 per property. Depending on the location and the size of the property. Yan. Or, syempre, foreclosed property yun. Hindi apply nyo sa loan. So, magkakaroon ngayon ng approving yung banko kung i-approve ba niya itong property. Okay? So, yan. So, we're done with the comparison. Okay? So, doon naman ho tayo. Ito importante ito. Ano? Importante ho ito. Importante, huwag nyo ho itong babaliwalain. Number 4. After repair value or ARV. Yan. Okay. Magbibid kayo ng isang property. Example, ang bidding nyo is 1 million. 1 million. So, tinignan nyo yung property. Nag-conduct na kayo ng evaluation. Tinignan nyo, kinumpare nyo siya. Apa, very good. Mura na nga. Kasi ang katabi is 2 million. So, mura na nga siya. Kita nyo. So, pag sinabing nag-bid ka, makabid ka 1.5 million. So, pwede na. Bawa. Nag-bid ka. Hanggang saan nag-bid ko 1.5 million. So, pag nakita mo yung property, sira-sira pala yung mga bubong. Walang bubong. Sira-sira yung mga tiles. At may crack. Beware ha. Pag may crack in property, okay lang bumili ho ng may crack na property. May crack. Huwag lang ho yung foundation mag-crack. Okay? Medyo mahirap po yun. Kasi buhos ho yun, foundation mismo. So, you check on your engineers. Kung meron kayong kaibigan engineers, you invite nyo siya to check on the property. Yan. So, pag sinabing up to repair value, i-compute nyo kung magkano yung magagastos nyo. Halimbawa, 1 million ang property, 1.5 million ang bid nyo. So, from the 1.5 million, hindi lang kung nagtatapos doon ang bayaran natin. Ha? Siyempre, pagagandahin nyo yun. Kumbaga, i-re-repair nyo siya kasi usually pag foreclosed property, hindi siya maayos. Okay? So, minsan may mga dumi, minsan sinisira ng dating nakatira. Okay? So, ang gagawin nyo dyan, i-check nyo kung magkano pa yung i-re-repair niya. Yan, magkasos nyo. Halimbawa, gumastos kayo ng 800,000 o talo kayo. Kasi yung brand nyo na property is 2 million. So, nag-bid ka ng 1.5 at gagastos pa kayo para matirhan nyo ng another 800,000. So, you know. Tinan nyo ho yung after repair value. Yan, ha? Or ARV. For closed property, usually cost 15 to 20% lower than the market value. Yan. For halimbawa, hindi siya ano ha, kumbaga pag foreclosed kasi ito usually lang ha, mas lower kaysa fair market. Pag sabing fair market value, yung kabilihan or yung magkano yung fair doon sa property yun, which is the buyer and the seller are willing to buy and willing to sell. Yan. Buy property based on the formula. Yan. Yung sinabi ko sa'yo kanina, after repair value, ibig sabihin, magkano yung purchase price mo plus the cost of repair. Yan ha? Okay. So, next is the number 5. Ito, number 5. Importante rin ito. Ito, very basic lang ito, ha? Pag bibili ka ng foreclosed property, usually yan, ano? As is, where is. Pag sinabing as is, where is, kung ano siya, yun na siya.
Kung ano yung property yun, yun na yun. Wala ka lang i-demand sa banko na, oh, bakit ganito? Pagandain mo naman to kasi yung binibenta mo. Hindi. As is, where is. Yan ang ibig sabihin ng as is, where is. Kung ano siya, kung ano yung condition niya, yun na yung binibenta mo. I-accept mo kung ano yung may problema siya, i-accept mo siya. Dalawang klase ang problema niyan. Dalawang klase ang titinan mo dyan. Unang-una, yung nakikita. Bawa, yung after repair value na na-discuss ko kanina. At yung hindi nakikita. Meron din yan. Yung may mga lanes, encumbrances, may kapitbahay na ganito. Yan, yan. Okay? Never buy. Okay, never buy. Ito, at paano lang ito? Ah? Suggestion ko lang ito. Never buy property na may occupant, mapa-owner or squatter, at magastos ang pagpapaalis. Yan. Saka respeto lang din sa nakatira. Ibig sabihin, ito nabanggit ko doon sa itong dating teacher ko sa real estate broker. Ang sabi niya, kung meron kang foreclosed property na bibilhin at may nakatira, kung may occupant, kahit illegal man yan or former owner or owner siya, respeto lang din. He doesn't encourage us to buy foreclosed property na may nakatira. Unang-una, magastos. Pangalawa, respeto sa may-ari. Okay? Yan. Number 6. Check your finances. Okay. Bank will loan you 60% to 80% of the foreclosed value. Kaya dapat ho talaga i-check nyo yung hindi ho lahat bawa na award nyo sa yung property during the foreclosure proceeding, ano? Hindi ho lahat 'yan sagot ng bangko. Usually pag foreclosure ng ganyan, swerte ka na pag 80%. Pag 80% yung mga regular sale 'yan. Mga regular financing. Pero pag foreclose, minsan umaabot yan ng ibibigay lang sa iyo 60% of the entire value. Yung kung 60% yan, yung 40% dapat babayaran nyo as down payment. Okay? Cold cash yun. So, kaya check your finances there. Okay, ito pa sa lahat, ano? Importante. Check monthly amortization, okay, for the acquired assets. Paano ang ibig kong sabihin? Halimbawa, nag-grant nga yung 60% nyo, may pambayad kayo ng down payment na grant. So, magkano ang magiging monthly amortization? Yun ang problema dyan, ano? So, monthly amortization yan. Ngayon ho, kung ang monthly amortization, halimbawa, is 50,000 pesos monthly, saan ho tayo kukuha ng 50,000 pesos monthly? Kung halimbawa naman, yung property natin ay papaupahan natin, paparenta, at doon tayo kukuha ng pambayad sa bangko, kung ang upa lang naman noon is nakakahalaga ng 30,000 kada buwan, meron ka pang 20,000 na i-abono. Kung okay lang sa'yo yun, then go for it. Kaya nga sinabi ko, check the monthly amortization. Yan. So, check if you can afford the monthly amortization. Tama naman. Let's say na meron kang budget pump down payment, yun ang sinabi ko sa'yo, at yung monthly niya is kaya mo talaga siyang bayaran. Kung mayaman kayo, so, kumbaga, magbabayad lang kayo ng monthly, kung wala kayong pagkukuhanan, may pera naman kayong, may negosyo naman kayo, na pwedeng pwedeng makabayad doon sa monthly amortization, then go for it, di ba? Just please make a proper accounting. Yan, proper cash flow. Na-discuss ko na ito sa ibang vlog ko about cash flow ng rental property. Okay. So check niyo muna yung credit rating niyo, ano. Pwede ho kasi ma-forfeit yung reservation niyo na minsan 25,000 reservation pag hindi ma-approve yung loan nyo sa bangko. Okay? So, pre-qualify muna bago kayo mag-sabak sa bidding process. Yan. So, tama. Ganun lang ho. So, number 6 yan. Check your finances. So, hoping na marinong tayo dyan. Number 7. Okay, number 7 natin. Number 7, beware of scam. So, marami hong scammer. Ano? Marami hong scammer. Merong scammer, lalo na panahon ngayon, pandemic, daming scammer. Okay. May online scammer, may actual scammer, may face-to-face na scammer. Maraming ganyan. So, deal only with reputable finance or bank like Pag-ibig, okay, BPI, LGUs, and others. Yan. Scam deals with other people with no adequate protection. Usually, nakapost ito sa SEC.
na mga investment scam. Marami ho yan sa SEC, Securities and Exchange Commission. Nagpo-post po sila ng beware doon sa business na yon na scammer ho sila. Yan, beware doon. Hindi lang ho sa real, hindi lang ho dito sa foreclosed property, ano, anything na gusto nyong bilhin, beware ho kayo dyan. Okay? Maraming social media, usually they encourage potential investors para sa isang business. Halimbawa lang, kung if it is too good to be true, then it is not true. Yan ang paulit-ulit na binabanggit na pinapaalala sa atin. Pero kung gusto nyo talaga ma-check, too good to be true nga, pero gusto nyo mag-second opinion, i-check nyo ulit. If kayo naniwala sa too good to be true, gusto nyo i-check talaga kasi maganda nga yung ROI, i-check nyo kung meron siyang actual, number one, kung meron siyang actual office, yung business. Pangalawa, check nyo rin ho yung registration. Halimbawa, kung sole proprietorship, edi depart DTI. Kung corporation, edi SEC. Check nyo rin sa SEC, hindi lang ho pera na may SEC, may SEC siya, hindi niya siya scammer. Okay? I-check nyo rin kung siya ba ay, kumbaga siya ay nagpapa-loan, siya ba ay authorized pa siya ng SEC to have a loan or magpa-loan sa inyo or magpa-invest. Ayan. So, check also the mayor's permit, kung may mayor's permit siya. So, ask din nyo ng copy ng, pag nandun na kayo, ask nyo ng copy ng financial statement. Hopefully, magbigay siya ng financial statement. Kasi dyan ho makikita ninyo, kung accountant po tayo, madali ho makita yan, mahuli, kung ito ba ay fly-by-night company. Yan. So, SEC, then check if they can really promise the return of investment na ganito kalaki. Yan. Beware of scammer. Okay? Number 8. Yan. Ito, inspection. Kung meron tayong location, good location. Ito naman, inspection. Ano yung i-inspect nyo? Inspect ko natin yung property. Ano? Property mismo. Okay. When you buy foreclosed property, medyo meron ka na safety dyan. Alam nyo po bakit? Kasi yan ay na bago ipa-loan ng banko yan sa borrower. Katakot-takot na inspection kung mag-appraisal ng property ang ginawa ng banko dyan. Yan. Medyo may level of safety na rin kayo. Pero ang tinutukoy ko dito ng inspection ay dalawang klase lang. Para maging double safe kayo. Yan. Number one, i-inspect nyo yung sa loob ng bahay. Yan. Inside the property. Yan. Unang-unang i-check nyo, number one, yung mga foundation. Foundation ng property. Kung may crack ba yan? Kung may crack yan, okay lang tanggap nyo ba na may crack? Or kung may crack man yan, tinamaan ho ba yung foundation? Yan. Kasi alam nyo kung bakit? Magasuso. Magpagawa ng foundation kung nadali yung foundation ng property. Yan. Hukayin ho yan. Kung hindi naman, kung simple crack lang yan ng tapal-tapal lang yan. Halimbawa, bumabagsak yung bubong. Kikwentahin nyo rin yun. So, much better if you bring a civil engineer na magkukosting siya ng property. Kung may kaibigan kayo o may kapatid kayo o sa company nyo, may civil engineer, better bring them and make a estimate of the after repair value na tinatawag. Okay? Ano pa? Ito naman, number 2. Ito ang sinasabi ko sa inyo, outside the house o sa labas ng bahay. Anong gagawin nyo sa labas ng bahay? Importante rin po ito. Check nyo kung yung bahay ba nito, ba't na-foreclose, meron ba namatay dito, mga pungsoy ba? Kung ito ba ay malas o swerte. Kailangan din yon. Ano ba dati ito? Ito ba dati ay isang hindi maganda sa pungsoy? Or good to pungsoy. Importante rin yan. Hindi ako Chinese pero naniniwala ko dyan sa ganyang pamahiin. Ano? So, ano ho yung mga dati nakatira doon? Diba? So, ano ba yung status ng mga dati nakatira doon? And, ano pa? Kung yung pa, ito ah, number one ito, kaya pala na-foreclose at ayaw ng may-ari kasi unang-unang daanan pala ito ng fault line. Fault line ng earthquake. Daanan ng fault line. Eh, paano ho namin malalaman, Mr. Alberto, na daanan ito ng fault line? Eh, syempre, magtanong ho kayo doon sa banko, kung alam nila, or sa broker na nag-i-insist sa inyo. Or, kung gusto nyo, visit the www.pbox.dost.gov.ph. Yan. Check nyo ho kung may fault line yung map doon sa property nyo. Yan. Ano pa ho? Yan. Mga importante ito na hindi dinidiscuss araw-araw. Hindi dinidiscuss pero kailangan nyo malaman pag bibili kayo ng foreclosed property.
Number one, hindi lang ho purplus property. Kung may nagbibeta sa inyo ng property, kailangan nyo rin itong malaman. Number one, ito pa. Check nyo rin yung property kung daanan ng baha. Hindi bagyo ha. Daanan ng baha. Kung ito ba'y binabaha yung property. Paano nyo malalaman yun? Siyempre, kung gusto nyo malaman outright, nagkatabi yung tindahan, tanungin nyo yung ali. Kung binahan na ho ba dito pag binabagyo? Binabaho ba lugar nito kung binabaho? Para mag-investigate ka. Magtanong-tanong. Yan. Kung hindi alam nung ali, para ayaw magbigay sa'yo ng information, you can visit MMDA website. I think meron silang map dyan or flood map na area na pwede nyo makita. Or magtanong-tanong kayo sa mga kaibigan nyo na malapit sa area nyo. Nakabisado yung area. Okay? So, ito pa. Don't buy foreclosed property without seeing it and doing an ARB computation. Yan. Na-discuss natin yung ARB after fair value computation. Okay? Yan. So, number nine. Ito yung number nine natin. Check developments. Okay. So, pag may isang property sa isang lugar, malayong lugar. Okay. Ayaw niyong bilhin kasi malayong lugar eh. So, wala naman ho ditong developments eh. Malayo nga eh. So, anong gagawin natin dito sa property to? Okay. Check nyo muna kung location is very important. Alam ko very important yung location. Pero check nyo kung may future road development. Or kung may malapit na school, church, or marketplace, or palengke. Importante ho yan, mga basic needs. Or kung may future infrastructure of the government and private. For example, airport, schools, and train. So, saan yung makita yan? Sa city office or sa munisipyo or sa city hall. Okay? Doon yung makita yan. Magtanong kayo sa engineering's office or noon sa zoning. Yan. Zoning, alam nila yan kung may future development sa property. Kung may nag-a-apply ng pagpapalaki ng kalsada or dadagdagan ng kalsada, alam nila yan. Okay? Just ask them. Yan. Check developments. Importante yan. Number 9. Ito pinaka-last. Last but not the least. Importante ito. Pinaka-importante sa lahat. Hindi masyadong napapansin. Pero kailangan natin pansinin. Number 10. Check kung may arrears or may mga kautangan. Siyempre, foreclosed property, hindi nga nakabayad ng utang sa banko, hindi nga nakabayad ng utang sa government o sa pag-ibig, check nyo, malamang, hindi rin ho bayad yung Meralco. Tsaka water bill. So, na moment na umalis sila sa area ngayon, malamang ho, hindi yun bayad. Yan. Check nyo ho sa kumbaga, sa electricidad or electricity, kung sa Manila is Meralco, I don't know sa ibang probinsya, sa probinsya namin is Fisilco. Yan. And water, utility. Check nyo rin ho kung may utang itong property ito sa kanila. Doon yung makikita, kasama yun sa costing ng inyong property. Kung hindi lang ho yung property ang binibili nyo, yung bayad sa banko, pati rin ho yung mga kautangan nila, kayo pa rin magbabayad niyan. Okay. Check nyo rin ho. Siyempre, hindi nakabayad to. Wala akong pambayad to. Check nyo rin. Number 2. Amilyar. Yan. Letter B. Amilyar or real property tax. I'm sure hindi yan bayad. Every year po yan, binabayaran sa City Hall. Baka rin ho sa City Hall ay nasa delinquent na siya at hindi nakakabayad ng amilyar. So, delikado rin ho yun. Yan. Kasama sa gasos yan. Babayaran niyo ho yan way back. Yan. Ano pa? Letter C. Homeowners Association dues. Yan. Yung Homeowners Association dues, every year din ho yan binabayaran or every month. Siyempre, kailangan nyo rin ho i-check yan. Okay. Check din yung title. Ito bihira lang itong mangyari pero malagang i-check na rin. Check yung title kung may notice of lease pendants. Ibig sabihin, ay may kaso. May kaso. May humahabol sa property niya. Yan. May i-check nyo rin ho yan. Okay? So, yan. 10-10. Tips bago kayo sumabak o bumili o mag-isip bumili ng foreclosed property. 10-10. Gawin nyo yan. Panalo kayo. Okay? Maraming salamat. Sana natuto kayo sa aking munting vlog. At please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye! See ya!